ating sauce, ito po ang aking mga gagamitin. Alright, so we have 50 grams butter, unsalted, 50 grams na all-purpose flour, mayonnaise, milk, cream cheese, garlic. Yung garlic po ay depende kung gaano ka garlic yung gusto. We have our rosemary and nutmeg. So, ang aking pong sauce ay ginagagawin ay blue base with garlic and cheese. Ang sauce po ngayon ay blue base but with a twist. Dito po ay haluan natin ang cream cheese and mayonnaise garlic. So, tara! Muna tayo! Okay, so put the butter, ayan po, hanggang mag-melt. Meron kayong wire whisk, mas maganda. Antayin natin mag-melt. After ma-melt ang ating butter, put yung ating flour. Haluin lang hanggang sa mawala yung mga lumps. Pagtingin ko yung halo para mas sino. Okay, so ito na yung ating roux, brown roux. We add some milk. So, continuous lang po ang ating paghahalo para mas magsama-sama yung ating mga ingredients and put some nutmeg. Okay. So, palamigin lang natin siya and then we add our garlic. So, maraming garlic ako kasi mas mahilig kami sa garlic. Put si garlic, halo, and then yung ating cream cheese. So, haluin lang natin siya hanggang sa mag-incorporate lahat. Okay, so ayan na po, na-mix well na yung ating cream cheese. Let's have our mayonnaise. Save natin. And then, mix lang po. So, medyo mas malabnaw na siya. And add some pepper and salt. Pala, salt and pepper. So mix well. So we're done with our mayo and cheesy garlic sauce. See you later! Magandang hapon. Sa hapong ito ay gagawa ako ng beef stock. So, ang kailangan natin ay ang ating beef, yung ating bone, shiitake mushrooms, meron din tayong garlic and peeled, at meron tayong mga vegetable for our mirepoix. So, let's start with our carrots. Okay, so ibibake na natin yung ating pang stock. So we have our carrots, onions, celery, unpeeled na bawang, shiitake mushrooms, and yung ating bone from the bake natin for 450 a minute for 1 hour with olive oil.
wala siyang seasoning. Some oil. And then bake for 1 hour. Okay, so let's put it in the oven for 60 minutes. Okay, so after an hour, tatanggalin na natin. Alright, so ta-transfer lang natin lahat ng ating mga gulay. Make sure pati yung ating mga oil hasa. Alright, so let's put yung ating tubig. So since marami po yung buto, dadagdagan ko na yung ating tubig to 2 liters. Okay na yun. 2 liters of water, and then pakuluan natin for 3 hours. Hi lang. Good morning sa inyong lahat. After natin pakuluan ng ating mga buto-buto, ito na po siya for our stock. So, sinala ko lang, tinanggal ko muna yung mga buto-buto, and then sinala ko po yung mga vegetables na nilagay natin. So, introducing ang ating beef stock. So, yan po, masarap at pwede na natin ilagay sa freezer for para tumagal siya kahit 1 day. So, thank you po! Okay, magandang umaga po sa inyo. Para naman sa aking soup sa araw na ito, meron tayong beetroot soup. So, mula po sa ating stock, beef stock, kumuha po ako ng kaunti at nilagay ko sa ating soup na kasarola, pang kasarola. At yung beetroot po, binake ko siya para yung kanyang lasa ay mas masarap po. And then, lalagay lang natin. Ayan. And, gagamit po tayo ng stick blender or pwede rin po mixer para lang mamash natin yon. And then later, ilalagay po natin sa ating kalan para medyo isimmer natin. So, okay, so after po natin na ma-blender siya, using our stick blender, eto na po siya. Then, simmer natin for about 3 to 5 minutes. And then, don't forget to put salt. Season it with salt and ayan, pepper. After po niyan, pwede na natin siyang kainin. So, babalik po ako. Bye!